Kasabay nga po ng pagmamatigas ni Ben Simmons na ayaw niyang maglaro pa sa Philadelphia 76ers ay may lumabas na nga po na balita na maaari siya ditong pagbayarin ng napakalaking halaga. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin dito. Nasasamahan ko na rin ang balitang kinumpara nga daw po si Kevin Durant kay LeBron James at ang balitang kakatakutan nga daw ng Los Angeles Lakers ang team ng Denver Nuggets. Kaya tara, simulan na natin to. Ayon nga po sa huling inilabas na balita kay Ben Simmons, formal na nga po siyang nag-request ng trade mula sa Philadelphia 76ers at pinaalam na rin naman nga po niya sa kanyang team na hindi na siya magpa-participate pa sa kanilang gaganaping training camp. Well, hindi naman nga po nakakagulat ang ginawang move na ito ni Ben Simmons, kaso magkakaproblema pa rin naman nga po siya dito, lalo pat ito nga daw po ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang trade value. Bukod rin naman nga po dyan, mga idol, ay pagbabayaran rin nga po siya mismo ng kanyang sariling team dahil sa paglabag nito sa kanilang kontrata. Yes, mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Ayon nga po sa inilabas na balita ni Brian Windhorst, pwede nga pong pagbayarin ng Philadelphia 76ers si Ben Simmons ng halos $1.3 million o mahigit sa 64.95 million pesos dahil sa hindi nito pagpa-participate sa kanilang training camp. Maaari nga po itong tumaas ng $227,000 o mahigit sa 11.3 million pesos sa bawat araw na hindi nito magpa-participate sa training camp ng 76ers. Kaya kailangan na nga pong kumbinsihin ni Ben Simmons ang kanyang team na i-trade na siya ngayong off-season. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan ngayon tungkol sa balitang ikinumpara nga po si Kevin Durant kay LeBron James. Parati na lamang nga daw pong pinagdedebatihan sa liga kung sino nga ba ngayon ang maituturing nating na best player sa loob ng NBA. At pareho nga po ditong nakadikit ang mga pangalan ni LeBron James at Kevin Durant. Pero ayon nga po sa dating NBA player at ngayon NBA analyst na si Kendrick Perkins, naniniwala nga po siya na si Kevin Durant na ang best player ng liga at hindi si LeBron. Ayon nga po sa kanya, panahon na nga daw po para palitan ni Kevin Durant si LeBron sa kanyang trono sa pagiging best player in the world, lalo pat patanda na nga daw ito ng patanda sa pagpasok nito sa kanyang 19th na taon sa liga. Isa pa, mga idol, mukhang wala na rin nga daw pong pakialam si LeBron kung siya man ang tanghalin bilang pinakamagaling na manlalaro. Well, hindi naman nga po bago ang ganitong klaseng debate sa liga, ngunit siguradong magkakaalaman na nga po sa darating na season kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang mas nararapat na tawaging best player, lalo pat ang kanilang mga teams nga po na Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers ang inaasahang magtatapat sa NBA Finals. Gayong nabanggit na rin nga po natin ang team ng Los Angeles Lakers, ay pupunta nga tayo sa ating huling story ngayon sa balitang dapat na nga daw po nilang katakutan ang Denver Nuggets. Bakit kaya? Well, ayon nga po sa inihayag ng isang NBA analyst, kahit man nga daw po nasa Lakers na si Russell Westbrook at ang ilang mga veteranong manlalaro na dating All-Star, ay kailangan pa rin nga daw po nilang mag-ingat sa team ng Denver Nuggets dahil mismo kay Jamal Murray. Sa katunayan, kapag naging maayos nga daw po ang kalusugan nito sa kanyang pagbabalik sa Nuggets, ay sila na nga po ang magiging best team sa loob ng West. Mas nakakatakot nga daw pong kalabangin ang kanilang team kapag naglalaro dito ang kanilang point guard si Jamal Murray. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi lamang nga po ito nakapaglaro sa playoffs last season kasunod ng pagkakadali mismo ng kanyang tuhod. Kaya dahil nga po dyan ay nawalan rin naman nga po sila noon ng katulong ng kanilang MVP na si Nikola Jokic. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa darating na season nga, ay inaasahan ng magkakaroon na sila ng mas mataas na tsansa na talunin ang Los Angeles Lakers at makatungtong sa NBA Finals. So yun lang, mga idol, ang ating pinaka-latest video ngayong araw na ito na ating pinagkwentuhan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell. Bisitahin, i-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayong NBA balita doon. So yun lang, mga idol. Thanks for watching.
Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.